today mga week, in this video, i-share ko lang yung mga details about sa pagiging land developer. Actually, hindi ko alam yung tamang term dito. Like sa Axie Infinity, mayroon tinatawag na scholar. Pero parang similar din siya sa ganun. Kasi nga, hindi ko masasabing totally similar, pero may pagkakasimilar sila. May pagkakahawig or may pagkakapareho sila. So, ano ba yung land developer sa game na to? Hindi ko alam kung ano yung tamang term. Kung land developer nga ba or scholar or lock scholar. Pero ito na yun, I'm going to the point na. So, yung land developer. Land developer. Ang role mo dito is parang, ang role mo talaga dito is mag-develop ng land. So, paano mo i-de-develop ang isang land? Made-develop ang isang land kapag ka gumagamit ka ng crystal nang nakapwesto ka sa isang land. Ano ba yon? Ito, example yan. Ito, yung square na yan, yung border na yan, sa loob na yan, yung mga castle na yan, kami nga pala yung mga land developer na napili ng land owner na to. So, ano ba yung land owner? Siya yung may-ari niyan. So, it means that, yan yung pinaka-NFT niya. So, land. Ayan yung land na yon. So, ayan yun, yung land. So, ang role namin dito is magbe-burn kami ng crystal or gagamit kami ng crystal. At the same time, yung crystal na gagamitin namin is magiging dev points. Ayan, makikita nyo dito, dev points. So, kapag ka naka 5,000 dev points kami, ay naka 5,000 crystal kami, ang equivalent nun is 1,000 dev points. So, ang equivalent ng dev points, ng 1,000 dev points is 1 USDT. So, yung terms na yon depende yon sa land owner nyo. Yung sineshare ko sa inyo dito is yung agreement namin dito sa land owner or sa landlord namin na once na makapag-burn, for example, makapag-burn kami ng 10,000 na crystals, ang equivalent nun is 2 USDT sa payout namin. Every week nga pala yung payout namin dito sa land developing program nito ni landlord. So ano ba mangyayari kapag dinidevelop namin yan? Yan, konting detail lang. Bakit nga pala binabayaran kami ni landlord kapag ka gumagawa ay kapag ka dinidevelop namin yung land niya? So, ito yung parang similarities ng Axie Infinity or ng yun ang Axie about this one. Sila yung mga nag-invest sa game, so ang gusto nila ma-develop yung land nila. So, once na nade-develop ang isang land, tumataas yung level ng land. So, once na tumaas ang level ng isang land, tumataas yung value ng isang land. So, for example, meron akong nakita sa OpenSea, I think. Yeah, sa OpenSea. Ang cost ng land, about that's level 7, I remember. Level 7 land, it costs 1.1 million PHP. So, itong land na pinapadevelop sa amin ngayon is level 5. Siguro, ang price nito, mga 300,000 or 200,000. Yan, yung nakikita nyo, kasya dyan ng 16 castles, tapos lahat yan magde-develop. So, at the same time, kapag land owner ka dito, yan, makikita mo, nakakaipon siya ng resources, meron kaming tax na resources sa kanya, and then, meron din, ayan, nagpa-passive income siya ng DAI. Pero sa future, alam ko magiging loka na yan. Tatanggalin na yung DAI. So, loka coin na yan. Kasi yun yung governance token ng game. And then, so, ano ba yung mga yan? Konting tips lang about sa pagbe-burn ng crystal. Sa pagbe-burn ng crystal, or ang saan mo use magandang crystal dito sa VIP, dyan mo siya magandang i-burn. Dahil pag dyan mo siya binaburn, maganda yung kapalit. For example, ito yan, suki ako nyan. Yung 1M resources na yan for 100 crystals. So, mas magandang gamitin mo na yan dyan para maganda yung balik sa'yo kaysa naman gamitin mo lang pang speed up ng mga building. Mas magandang gamitin mo na siya kasi may bumabalik sa'yo kahit papaano. So, konting ano lang yung konting share ko lang sa inyo about doon. Tsaka, especially, makakakuha ka ng maraming gems
sa KE. Yan. Kapag nakompleto mo yung task sa KE, sa kill event, tsaka sa casualty event, makakakuha ka ng 18,000 crystals. So, pag i-binner mo lahat ng 18,000 crystals, alam mo naman siguro, ano mo nilang, i-compute mo nilang. So, this week, magsi-second week pa lang ako dito sa land developing program na to. Or, hindi ko talaga alam kung anong tawag, pero magsi-second week ako. So, wala pa ako, magsi-second week. And then, ang first week na naging payout ko dito is, magkano ba yun? 3.9 USDT. 3.9 USDT. So, para sa akin, hindi na rin siya masama. Kasi, hindi ko naman ginagalaw yung pera at the same time. Naglalaro lang din ako. And then, at talagang gumagamit naman talaga ako ng gems. Hindi ko binibili yan kasi na-earn ko lang yan. So, next time, gagawa ako ng video ng mga, ng video about sa kung saan makukuha yung mga gems. Yan, ganun, ganun. Nakukuha lang yan. Napa-farm lang yan dito sa game. Pero, kung gusto mong bumili, pwede rin naman bumili. Kung nagmamadali kang lumakas. So, so, yun lang. I think na-share ko na lahat. So, mga weeks, I think that's it. So, hindi ko, by the way, hindi ko talaga alam kung land developer ang tawag. Ginamitan ko lang ng term kasi nagde-develop kami ng land. So, yun lang. So, thank you for watching. And then, kapag may question kayo, kapag kaya kong sagutin, i-comment nyo na lang. If ever na kaya kong sagutin yan, I will give you my answer as soon as possible. Thank you.